Papuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpagkailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa niyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdanghal magpagkailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang araw po sa lahat. Isama natin sa ating pagdiriwang ang lahat ng ating mga personal na intensyon, lalo na ang intensyon para sa ating buong pamilya. Isama rin natin sa pagdiriwang na ito at alalahanin ang lahat na mga may sakit na way patuloy silang biyayaan ng Diyos ng grasya ng kagalingan at para sa lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinibunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo
ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihinlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasay doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo na po ang lahat. Pagkikinggan ng kabilang saking kawat, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nawa ang ebanghelyo natin ngayong umaga ang ating maging gabay sa ating paglalakbay ngayong maghapon ng ating buhay. May dalawang desires. Yung salitang desires ay yung mas malalim sa kagustuhan, pagnanasa. Mayroon dalawang pagnanasa o desires na naririnig tayo sa ebanghelyo. Ano yung unang desire or pagnanasa? Pagnanasang makapagpahinga. Pagnanasang makapagpahinga dahil sa kanilang ginawa, dahil sa mga bagay na itinuro ni Jesus, na ginawa naman ng kanyang mga alagad, at nang bumalik sila, naramdaman ni Jesus at nakita sa mga apostol ang pagkapagod. Kaya nandoon yung desire to rest. Ikalawa, na bahagi ng ebanghelyo, desire to see. Yung pagnanasang makita sino si Jesus. Pagnanasa ng mga taong makita si Jesus. Alam niyo po yung kagandahan sa Ebanghelyo ni San Marcos? Hina-highlight niya ang emosyon, human emotions. Napagod, nagpahinga sa ikalawang bahagi, nahabag. So makikita natin doon sa Ebanghelyo na bakit ipinapahayag ni San Marcos ang human emotions. Makikita rin natin sa banda-banda riyan, si Jesus ay tumangis. Si Jesus ay nagalit. Ipinapakita niyang kung ano ang nararamdaman ng tao, yun ang nararamdaman ng Poong Jesus Nazareno. Yun bang hindi siya hiwalay kung anong nararamdaman natin? Kaya kahit na kailangan nilang magpahinga nang makita niyang napakaraming tao na para silang mga pastol or mga nangangailangan ng paggabay ng isang pastol, mga tupang nangangailangan ng pastol, muli isinangtabi ni Jesus ang salitang pahinga bagkus tinuruan niya ang mga taong ito na sabik, desire to see Him, desire to listen to Him. Ang kagandahan dun sa mga tao, alam nila kung saan pupunta. Alam nila kung sino ang hahanapin. Alam nila kung sino ang papakinggan. Kaya nga napaka-generous ni Jesus sa kaniyang oras at napaka-generous ni Jesus sa kaniyang energy na parang hindi nauubos para lamang pakinggan at tingnan ang kalagayan ng mga taong parang mga tupa na walang pastol. Sa akin pong 5 taon na pagtigil sa kapis, meron akong 2 salitang hindi makakalimutan. Hiligaynon or Ilonggo terms, pareho sila. At siguro karamihan sa inyo narinig na rin to. Yung salitang pahuway. Yung pahuway daw ay magpahinga. Kapag napapagod ka na sa buhay, sasabihin sa iyo ng mga taga doon sa Western Visayas, ay pahuway gid. At pagkatapos mong magpahuway, susunod naman nilang sasabihin, pagkatapos mong magpahuway, padayon. Magpahuway, rest,
magpadayon, magpatuloy. Katulad ng ating ebanghelyo, ang mga alagad ay nagpahuway, nag-rest, nagpahinga. Pero pagkatapos noon, sila ay nagpatuloy ng kanilang misyon. Tayo ay nagpapahinga upang kumuha ng lakas sa poong Jesus Nazareno, upang tayo ay makapagpatuloy ng ating buhay sa araw-araw. Ang buhay ng tao ay parang karera. Lahat tayo tumatakbo, lahat tayo gustong manalo. Pero sana, ang karerang ito ay hindi natin dapat ginagawang kompetisyon, kundi ang karerang ito ay dapat nating ginagawang karanasan. We have to experience our Christian journey hanggang tayo ay makarating at makasama ng Diyos sa kaniyang kaharian. Bakit ang iba ay napapagod sa karera? Bakit ang iba ay bumibitaw sa karera? Dahil siya ay nakikipag-kompetensya. Napakarami ng tao ang lumapit sa akin. At palaging sinasabi, Father, bakit po yung aking mga contemporary, yung aking mga kasabayan, ay parang lahat sila ay maaalwan ang buhay. Parang lahat sila ay okay na. May bahay, may kotse, may trabaho, may mga anak. Para bang they are already fulfilled sa kanilang buhay. Bakit po ako parang walang nangyayari? Kaya sabi ko sa kanya, tingnan mo ang paraan ng karerang tinatakbo mo. Kapag palagi kang nakikigkumpetensya sa mga taong kilala mo, mapapagod ka. Dahil hindi mo tinitingnan ang sarili mong goal. Ang tinitingnan mo ay kinukumpara mo ang karanasan ng iba, ang tagumpay ng iba, kesa sa sarili mong karanasan at sa sarili mong tagumpay. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong kumarera sa sarili nating takbo at sa sarili nating pamamaraan. Kaya nga yung mga taong sumusunod kay Jesus, nauna pa sa kanilang pupuntahan dahil alam nila kung saan at papaanong pumunta nang walang pagkukumpara. Sana sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, huwag nating ikukumpara ang karera ng iba sa karera natin. Ano man ang sakyan mo, makakarating ka pa rin. Anumang pamamaraan ang gamitin mo sa ilalim ng grasya at biyaya ng Diyos, makakarating ka kung may pagtitiwala sa Diyos na humahawak ng buhay. Sana wag tayong masyadong maging emosyonal sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Halimbawa, viral na viral yung kantang Gusto Ko Nang Bumitaw. Kaya ngayon, yung ibang nakakarinig, tinatranslate dun sa buhay nila, Gusto Nang Bumitaw. Hindi tayo bibitaw kung naniniwala ka sa Diyos. Tinapos nga ng poong Jesus Nazareno ang kanyang misyon upang ipakita sa ating ang krus na daladala mo ay kaya mo
dalhin hanggang sa dulo ng iyong paglalakbay. Ang kailangan lang, humawak, kumapit, at alam mo ang pupuntahan mo, at alam mo kung sino ang pupuntahan mo. Kaya sa Ebanghelyo ngayong araw, hanapin natin ang Diyos pagkatapos nating magpahinga. Pahuway, pero pagkatapos, mapadayon kita sa buhay hanggang sa katapusan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan o Panginoon. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep you safe. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkal kayong nauuhaw sa mundo, dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halikayong mga napapaghal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng
pagkikipagtipan sa bayang kaniyang hinirang. Halik kayong mga napapaghal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait, uminom, kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, uhugas sa mga sala. Halik kayong mga napapaghal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait, uminom, kayo ng hain ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari niyo po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat nang nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Gusto ba Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.